Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Joint Task Force Central at Pikit PNP ang dalawang pinuno ng isang armed lawless group sa Pikit North Cotabato kahapon. Kinilalang mga ito na si Mentukan Bungay at Walo Bungay na sangkot sa mga pagpatay, pangingkil at iba pang mga illegal activity sa lalawigan. Ayon kay Western Mindanao Commander Lieutenant General Corleto Binluwan Jr., nang papasok na ang mga pulis at sundalo sa kinaroroonan ng mga sospek, nang bigla na lamang silang pinaputukan ng mga ito. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa makatakas ang mga sospek. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation na tumagal ng 6 oras bago ma-corner sa barangay Bualan at ma-aresto ang mga ito. Nakuha mula sa kanila ang isang Elisco M16A1 rifle, isang Colt M16 rifle at isang kalibre 45 na baril at mga cellphone. Mula Enero nitong taon, umabot na sa 108 ang naaresto at 14 naman ang napas lang mula sa mga lawless group sa Central Mindanao. Samantala, umabot na sa 70 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa Joint Task Force Sampelan matapos na magbalik loob ang 14 pang komunista sa Zamboanga del Sur nitong Sabado. Ang mga ito ay pawang na sa ilalim ng Western Mindanao Regional Party Committee na sumuko dahil sa pagod sa pagtatago at pakikipaglaban sa mga otoridad. Kasamang isinuko ng mga ito ang ilang matataas na kalibre ng baril. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.